Isang malungkot nga na balita ang natanggap ng mga tagasunod ni Brother Eli Soriano ngayong araw, January 12, 2021. Na si Brother Eli nga ay sumakabilang buhay na sa edad na 73. Ang nasabing balitang ito ng kanyang pagkamatay ay lumabas sa mga Facebook pages at may pagkumpirma rin ito mismo ng kanyang mga religious group na Member Church of God International or MCGI dahil sa kanilang inilabas na post sa kanilang Facebook page. Si Brother Eli Soriano ay leader ng Christian group na MGCI, Member Church of God International, at host sa isang TV program na Ang Dating Daan. Dito tinalakay at ipinaliwanag niya ang mga nakasaad sa Biblia na talaga namang hinangaan ng marami dahil sa galing niyang magpaliwanag. Ngunit ilan sa kanyang mga pahayag ay naging controversial na inalmahan naman ng iba't ibang religious groups. May mga nakabangga rin siyang iba pang religious leaders. Kaya naman may mga lumabas na paninira kay Brother Eli na pinagkakakitaan niya raw ang relihiyon. Pinagkakakitaan niya raw ang relihiyon. Ganyan kasi sinungaling ang mga ministro ito. At noon ngang 1999 ay sinampahan siya ng kasong libel dahil sa kanyang mga sinabi laban sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. At bukod pa dyan, may mga iba pang kasong isinampa sa kanya. Kaya naman naghain na si Brother Eli ng not guilty plea para dipensahan ang kanyang sarili. At sa desisyon nga ng Korte Suprema noong 2018, guilty si Brother Eli sa pangalawang kaso na isinampa sa kanya. At sa unang kaso naman ay napawalang sala siya. Si Brother Eli ay umalis ng Pilipinas noong 2005 dahil umano sa religious precaution. Siya ay nanirahan na sa bansang Brazil. Doon niya itinuloy ang kanyang preaching hanggang noong 2009 ay naitatag niya sa South America ang broadcast channel na TV Verdade. Walang malinaw na paliwanag ang kampo ni Brother Eli kung ano nga ba ang dahilan ng kanyang biglaang pagpanaw. At hanggang ngayon nananatili itong misteryo dahil kahit ang matataas na television news ay hindi ito nabalita kung ano nga ba ang dahilan. Ang relihiyon sana gamitin sa mga bagay na pampakinoon, hindi sa mga bagay na temporal, kagaya niyang eleksyon at pag-endorso ng kandidato.